as people who've been redeemed by our Lord and Savior Jesus Christ, oh Lord, you have granted us wisdom. Lord, apart from our Savior, there is no wisdom. And so, Lord, we thank you that our hearts and minds have been enlightened. The Word has been illuminated for us. So, Lord, I pray that our lecture tonight would help us know you more, O Lord. Know especially your attribute, which is your wisdom. I pray, Lord, that this would benefit us in a way that we would be able to help one another as a church. So we praise you in your Son's name. Amen. All right. So welcome sa ating Knowing God book lectures. Kapag ginagawa natin ang mga book lectures, maraming beses tayong, of course, binabasa natin yung ano, no? Yung libro. I sent the e-book to all of you. Of course, ang resource natin ay walang iba kundi yung Knowing God ni J.I. Packer. And in this lecture, marami pa tayo mga i-quote, of course, from this book. And God willing, ay ma-explain natin ng mas maayos at mas madali itong mga pag-aaralan natin tonight. Okay? So, ko rin take yung opportunity kay Brother Glenn sa napakagandang slide na kanyang ginawa. Okay? Tingnan mo naman. O, di ba? Tingnan mo naman. Praise God. Salamat, bro. Alright. So, ang topic natin tonight, nasa chapter 10 po tayo, no? God's Wisdom and Ours. Kung maalala nyo, ang Knowing God na study ay para sa men talaga before. So natapos na namin yung chapters 1 to 9, but it's more on parang ginagawa namin yung katulad ng women's book study na pinag-uusapan namin mostly at nagre-reflect kami on the questions that are here. Pero naisip ko na I think makaka-benefit ito talaga sa church at gawin nating lectures. Okay? So, nagsimula si J.L. Packer sa chapter 10 by reminding us of the attributes, no? Usually, ang attributes ni God ay nahahati, naka-classify into two. Ito yung usual talaga. Kapag sinabi nating attributes of God, majority of the theologians, I would even say that even Reformed ones, they would classify the attributes into two. And these are incommunicable and communicable. Okay, kung kayo ay nandito, meron kayong handouts, so nakita niyo na. Incommunicable and communicable. When we say incommunicable, it refers to the attributes of God. For example, yung kanyang independence. Kapag sinabi nating independence of God, ibig sabihin yung kanyang self-existence. Kumbaga, hindi nakadepende sa panglabas, anything external, yung mga acts ni God. Okay? He can exist nang hindi siya dependent outside of himself. Okay? Yun yung tinatawag na self-existence or minsan tinatawag na independence or in more theological term na tinatawag na aseity. A-S-E-I-T-Y. Aseity. Okay? Self-existence. Marami pa actually, marami pang mga incommunicable attributes. Yun yung immutability na ibig sabihin ang Panginoong Diyos ay hindi nagbabago. Immutable. He doesn't change. His purposes do not change. In him, siya mismo as a God does not change. Okay, walang pagbabago sa kanya. Infinity, this talks about yung vastness ng kanyang essence, time and space. He is beyond these things. Okay? Infinity, ano pa? Simplicity. For example, kung nabasa niyo na ang 1689, meron doon, especially sa chapter 2, sinasabi doon that God is not composed of parts. Sabi, hindi daw siya hati-hati. Okay? Yun yung simplicity. Simple lang siya. Hindi siya, kunwari, siya ay God is love. Parte lang sa kanya ay God is love. The other part is God is wrathful against sin. God is merciful. God is gracious. Kumbaga, certain parts lang ng kanyang essence yung mga attribute na yun. Hindi. Pag sinabi natin God is love, hindi yun contradicting doon sa wrath niya. Okay? Simple lang ang Diyos. Simplicity. Marami pang ibang incommunicable attributes ang Panginoon. Hindi ko na nilagay dyan.
Omnipotence, okay? I think napag-aralan natin to sa Genesis nung linggo, yung pagiging all-powerful ni God, that is incommunicable. Ano bang sabi ng incommunicable? Ibig sabihin, sabi ni J.I. Packer, the theologians called these qualities incommunicable because they are characteristic of God alone. Ibig sabihin, itong mga attribute na ito ay hindi mo ma-use, magagamit para i-define ang tao. Kumbaga tayo, hindi tayo what? Infinite? Diba? Hindi tayo immutable kasi tayo ay laging nagbabago. Okay? So man, just because he is man and not God, does not and cannot share any of them. So ibig sabihin, incommunicable, hindi niya nako-communicate, hindi kino-communicate, hindi sinishare itong mga attributes na ito sa atin. Yun yung incommunicable. Okay? Meron pang isa, yung tinatawag na communicable. So syempre, kung merong hindi kino-communicate, hindi sinishare na attribute, meron namang shareable or communicable, nako-communicate sa atin. Ano itong mga to? Love. Kaya ba nating magmahal? Okay? Kaya nating magmahal. Okay? Ano pa? Goodness. Kaya naman nating maging good. Justicia. Justice. Kaya din. We can be just, of course, sa level natin. Wisdom. Yeah, ito talaga yung topic natin. Dito tayo papunta. Wisdom is also a communicable attribute. However, by the way, bago ko sabihin yan, explain lang ni J.I. Packer pala muna ang communicable. Sabi niya, the theologians lumped together qualities like God's spirituality, freedom, and omnipotence along with all his moral attributes. Goodness, truth, holiness, righteousness, and so on. It was this that when God made man, he communicated to him qualities corresponding to all these. Among these communicable attributes, the theologians put wisdom. Okay? As God is wise in himself, so he imparts wisdom to his creatures. Okay? He communicates, he imparts love kasi meron siyang attribute na ganun, ini-impart din niya 'yon sa atin. Kaya communicable yung mga attributes na ito. Dito natin maiintindihan that man is the image of God. When we say that man is the image of God, we're not really just talking about relational, na kumbaga ang Trinity ay may relationship within themselves, at tayo din, nakuha din natin yon. So image of God tayo, so relational creatures din tayo, di lang yon. We're also talking about some communicable attributes here. God is love. So are we. We can love as well. He imparts that love to us. Okay, ano pa? Ang Diyos ay galit sa kasalanan, tayo din pwede dapat galit tayo sa kasalanan. Ang Diyos ay wise, God also imparts wisdom to us. Okay? Now, yun po yung usual classification ng attributes. Okay? Kapag tumingin kayo ng mga books like mga systematic theology books, yun yung usual how they classify the attributes into two. Incommunicable, ano yung mga hindi ikinocommunicate or i-impart sa ng Panginoon na attribute sa creatures, at ano naman yung communicable. Now, marami po kasing classification, iba-iba. Kaya ako personally, I hold to the same classification of attributes sa aking professor. Ang ginagamit niya ay absolute tsaka relational. Ang sinasabi niya kasi, teka, nilagay ko ba siya rito? Oh, nandiyan pa siya. Nilagay ko pala. Babasahin ko na. Perhaps, sabi niya, the most common and well-known model for the classification of attributes in Reformed circles has been the distinction between incommunicable and communicable attributes. Though, no doubt, helpful in some respects, and to some degree reflecting a real distinction, this popular model also has its weaknesses. Totoo naman na gamit itong distinction na to para mas maintindihan natin ang Panginoon. Incommunicable, communicable. But Sam Waldron is also saying, merong weakness din itong distinction na ito. And he explains, by the way, wala ito sa libro. Ha? So siningit ko yan.
For instance, he said, omnipotence is usually understood as an incommunicable attribute. Okay, all-powerful ang Diyos. But since some degree of power is attributed to creatures, divine power or all-powerfulness is not in every sense incommunicable. All-powerfulness is incommunicable, but power is communicable. Okay, so meron naman kahit kaunti, merong na-communicate naman ang power sa creatures. Okay? Love is usually understood to be a communicable attribute. But our love can never be but a faint image of God's. Thus, the attribute of divine love is not completely communicable. Okay, so maganda yung distinction niya. Siguro sa mga future lessons na lang natin, kasi of course magpo-focus tayo sa wisdom. Ang ginagamit niya ay yung tinatawag na absolute tsaka relational. Yung absolute attributes, ito yung mga makikita in himself lamang. Yung relational, ano yung mga attributes relating to creation, relating to sin. So yun yung differences nila. So more on that kapag napag-aralan natin ang doctrine of God sa mga susunod na years. Okay. But for this study, we are going to talk about this attribute called wisdom. Okay? God's wisdom. Now, maganda yung presentation ni J.I. Packer. He presented it in a way that he showed us ano yung mga makikita natin wisdom sa scriptures. Una-una gusto ko sabihin na mayroong mga tinatawag na wisdom books. Okay? Wisdom books. Ano yung mga yon? So by the way, kung may poetry like Psalms, merong mga letters, ba? May mga prose, may narrative like Genesis, narrative yon, kwento. Meron din namang wisdom text or wisdom books. Ano-ano yung mga yon? Proverbs, Job, saka Ecclesiastes. Okay, ito yung mga nagbibigay ng karunungan. Okay, usually pag binasa mo siya, it like for example, Proverbs, it just gives you the natural law. Ano yung mangyari, ito yung resulta niyan. Ito resulta niya. Ito mahirap, ito makasalanan, ito hindi sumusunod sa batas ng Diyos, ito mangyayari sa kanya. Ganon usually ang Proverbs. Ganon din ang Ecclesiastes. Okay? So ito yung mga tinatawag na wisdom books. Ano sabi ni J.A. Packer, sa first 9 chapters pa lang daw ng Proverbs ay talagang hina-highlight na yung karunungan or wisdom. For example, in Proverbs chapter 4, verse 7, he said, "The beginning of wisdom is this, get wisdom. And whatever you get insight." Okay? So hanggang chapter 9 yan, meron pa. Chapter 4, verse 13, "Keep hold of instruction, do not let go, guard her." The Proverbs, yung ibig sabihin ng guard her, yung wisdom yun, "for she is your life." Okay? Ibig sabihin, huwag mong babaliwalain ang karunungan. Okay? Guard it, he's saying. Hindi lang sa Proverbs, pero in fact, sa Old Testament, merong mga tinutukoy yung salitang karunungan at pinupoint sa Diyos. Pagdating sa New Testament, ini-explain sa atin na ang karunungan na yon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, sinasabi na ang wisdom ng Panginoon personified, naging tao. Okay? Gagamitin ko yung lingwahe ni Paul sa Titus chapter 2. Sabi niya, "The grace of God nagkatawan." So, ibig sabihin, naging tao. Grace personified yung sinasabi ni Paul sa Titus 2. Pagdating naman sa New Testament, for example, in 1 Corinthians, Paul is saying, wisdom personified. Naging tao ang karunungan ng Diyos. Okay? Tingnan natin sa Proverbs 8. Verses 34 to 36, "Blessed is the one who listens to me, watching daily at my gates, waiting beside my doors. For whoever finds me, finds life." So, medyo familiar ito, ginamit ito, itong text na to ng walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Right? Sinabi ng Panginoon. Right? "And obtains favor from the Lord. But he who fails to find me injures himself. All who hate me love
death. Now, if you read Proverbs, again, chapters 1 to 9, this is specifically talking about wisdom, karunungan. Hanapin mo yun, very important ang wisdom sa mundong ito habang nabubuhay ka. At sinasabi din dito, blessed is the one who listens to wisdom, watching daily at my gates, for whoever finds wisdom finds life. And then pagdating ng New Testament, ginamit ito ng Panginoong Jesucristo, this is referring to himself. Okay? Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verses 22 to 24, for Jews demand signs and Greeks seek wisdom. For Jews demand signs and Greeks seek wisdom. Ano raw yung counterpart ni Paul at ng mga apostles doon sa Jews and the Greek? But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. Kasi so the Jews were looking for supernatural signs. Greeks were looking for worldly wisdom. Pero sabi ni Paul, kami pinipreach namin yung totoong wisdom. Sabi niya, but to those who are called both Jews and Greeks, yung mga ligtas na Jews, ligtas na Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Okay? Ibig sabihin, lahat ng gusto mong malaman about sa Panginoon, yung wisdom niya, look at Jesus Christ. That's it. Okay? What else? As sinasabi sa atin sa scriptures patungkol sa wisdom, sabi ni J.I. Packer, ang wisdom daw ay required sa mga believers. Okay? Nare-require daw ng Panginoon ang karunungan. Okay? Sabi sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 17, look carefully then how you walk. Not as unwise, but as wise. Making the best use of the time because the days are evil. Therefore, do not be foolish. Ang foolish ay kabaliktaran ng wise. But understand what the will of the Lord is. Kung titingnan natin, kung matend kayo ng hermeneutics, kung i-arrange natin yan syntactically, pwede nating maging magkapantay yung not as unwise but as wise. Ano yung counterpart niya doon sa next sentence? Foolishness, tsaka understand. Nag-guess nyo? Yung ibig ko sabihin, sorry, pupunta ako dito ha. Not as unwise, ibig sabihin, do not be foolish, but as wise. How paano daw yung maging wise? Understand what the will of the Lord is. Okay? What else? Colossians chapter 4, verse 5. Walk in wisdom toward outsiders. Okay? This is something that is required of Christians, of us. Tayong mga professing Christians. Hindi lang yon, hindi lang ito required. Sinasabi rin ni J.I. Packer, it is to be sought. Dapat hinahanap daw natin ang karunungan, ang wisdom. Sabi sa James chapter 1, verse 5, if any one of you lacks wisdom, how do you get it? How do you ask? You pray. Let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Okay? Now also, Packer presents to us prerequisites. Okay? Speaking of finding wisdom, sabi niya, in order for you to find wisdom, ay kailangan meron ka muna nito. Sabi niya, prerequisites. Ano yun? Una, we must learn to reverence God. So again, no? Ang mga Kristiyano ay nire-require maging wise. Ang mga Kristiyano ay nire-require ng Panginoon to seek wisdom. Hindi ito seek, nakuha mo na, tapos na. Hindi. It's a life of seeking wisdom. Okay? However, before ka umabot doon sa pag-apply ng wisdom, pag-walk in wisdom, at pag-seek ng wisdom, you must learn to reverence God. To revere God. To know that He is holy. To know that He is higher than us. Incomparable sa atin. Ano pa ibig sabihin? Anong mga implication? Ang implication nito, kung may nire-revere ka, ang tingin mo sa sarili mo, ay hindi kapantay niya. Hindi ibig sabihin, no, hindi mo deserve yung mga, kung ano man yung mga tingin mong deserve mo. Ganun ang implication when you revere God, when you look at God, you look to God as a holy God. Okay? Sabi sa Psalm chapter 111, verse 10, the fear of the Lord
is the beginning of wisdom. Right? So ibig sabihin, wow, nasa loko. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. One of the greatest verses in the Psalms, I believe. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. I think itong passage na to, sobrang humbling ito, especially when you feel like sobrang dunong mo, sobrang galing mo, probably sa teolohiya, sa theology, mapalaaral ka, pero baliwala yan. Ang sabi sa scripture, ang totoong beginning ng karunungan ay yung reverence mo sa Panginoon. Fear of the Lord. Kahit gaano ka pa, katalino, kahit graduate ka pa ng seminaryo, nag-aaral ka, very theological ka sa mga iyong sinasabi, salita. Pero at the end of the day, kung ikaw ay walang fear sa Panginoon, wala kang takot sa maaring mangyari kapag ikaw ay walang pananampalataya sa Panginoon, ikaw ay walang takot sa posibleng mangyari sa iyo ngayon pa lang. No? Mga danger na meron kapag ikaw ay wala sa Panginoon. Kapag wala itong mga to, wala kang fear sa Panginoon, wala ka talagang wisdom. Sasabihin ko yung sinasabi ng Ecclesiastes, vanity of vanities. In other translations, meaningless. Sabihin ko yung sinabi ni Paul 1 Corinthians 13, baliwala yan, wala kang pagmamahal. Ang fear, hindi nalalayo sa pagmamahal. Eh. In fact, yung fear dito is reverential fear. Motivated by the love of God. Hindi ito takot as in takot ka sa judgment. Hindi. Wala ka ng judgment nito kung meron kang reverential fear of God. Ibig sabihin, baliwala. Baliwala ang mga degrees. Baliwala ang mga natututunan natin even sa Sabbath school at 9 o'clock a.m. on the Lord's Day kung wala tayong fear of the Lord. Shameless plug. Proverbs chapter 1 verse 7, inulit ito ni Solomon. Sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools, ito yung counterpart niyan. Fools despise wisdom and instruction. Doon mo malalaman kung ang isang tao, ang wisdom niya ay earthly wisdom lang. Kasi hindi siya tatanggap ng instructions. Hindi siya tatanggap ng wisdom galing sa Panginoon. Hindi niya yung tatanggapin. Para sa Panginoon, that's a fool. It's foolishness. Okay? So true wisdom requires a heart regenerated by the Spirit. Yun yung umpisa ng totoong karunungan. Okay? And wisdom about God does not necessarily equate love and reverential fear of God. Ibig sabihin, yung pagkakaalam mo sa Diyos about God, ibig sabihin, theology lang, kahit kabisado mo pa yung Nicene Creed, kaya mo i-recite yung mga yan, pero the end of the day, walang pagmamahal at walang reverential fear sa Panginoon, hindi yan tunay na wisdom. In fact, foolishness ang sabi sa atin ng Scripture. Sabi rin ni J.I. Packer, not till we have become humble and teachable, standing in awe of God's holiness and sovereignty, acknowledging our own littleness, distrusting our own thoughts, and willing to have our minds turned upside down, can divine wisdom become ours. Yung understanding ng kamunduhan ngayon about wisdom, may kasamang pride. Walang kasamang humility na ayaw mong... Ayan yung sinasabi ni Packer dito, na dapat willing ka to have our minds turned upside down. And ano yung mag-turn upside down yan, walang iba kundi yung totoong wisdom, and that is the Word of God. Ibig sabihin, hindi mo siya tatanggapin. Mas mataas pa din ang opinion mo, mas wise ka pa din sa Panginoon. And hindi yan totoong wisdom. Sabi ni J.I. Packer, it is to be feared. Ayan, ito yung fear talaga na takot. It is to be feared that many Christians spend all their lives in too unhumbled and conceited a frame of mind ever to gain wisdom from God at all. So anyone cannot attain or even seek for wisdom apart
from the wisdom personified Christ. Kung ikaw hindi talaga binago ng Panginoon, hindi totoong karunungan yan. Kahit eloquent ka pa, kahit magaling ka magsalita, kahit matalino ka sa level ng ang nag-judge sa iyo ang standard ng Panginoon, kundi ito pala ang Biblia. Okay. Yan, ito po. Hindi po ito word of God, ha. Knowing God lang to. Ito po talaga, okay? Ang nagja-judge sa iyo ay ang salita ng Diyos. Alam mo, very ironic 'yon. And of course, we've seen a lot of celebrity preachers na sobrang gagaling magsalita, and yet at the end of their lives malalaman mo through evaluation, maintindihan natin na hindi pala talaga sa Panginoon. Right? May mga ganun lang yan. May mga apologists na yumauna na ngayon ay, of course, pagkatitingnan natin yung nangyari, mukhang hindi pala talaga niya ginawa ang kanyang tinuturo. Now, sinong humuhusga sa kanya? Yung sarili niyang tinuturo. Yung salita ng Diyos. Yun yung irony nun. Nagtuturo ka, pero hinuhusgahan mo yung sarili mo. Eh kung talagang sila ay binago ng Panginoon, actually habang tinuturo ka, habang nagtuturo ka, dapat na-convert ka. Alam nyo, mayroong isang kwento na isang Baptist, anak ni Benjamin Keach. Isa siyang, si Benjamin Keach ay isang Baptist noong 17th century. Tapos nagkaroon siya ng anak, yung anak niya naging preacher. Yung anak niya ma-pride, tapos nagpipreach, aminado siyang hindi pala siya Kristiyano. There was this one time nagpipreach siya. Bigla siyang naluha at umiyak ng malakas. Naligtas siya ng Panginoon habang nagpipreach siya. Okay? So, well, praise God doon, right? So, pero ang uhusga rin sa'yo, walang iba, kundi ang totoong wisdom ng Panginoon at ang kanyang salita. Okay? Sabi ni Joel Beakey sa kanyang study Bible, by the way, for me, ito yung pinaka-okay na study Bible. For me, if you're asking kung ano yung magandang study Bible, okay ito. Of course, yun lang, KJV siya. Pero if you want yung mga notes, tapos maganda rin, meron siyang family worship guide sa every chapter, which is good. Okay? So sabi niya, wisdom is God's eternal offspring. Not just his attribute of wisdom, but a divine person who is the living expression of divine wisdom, power, and righteousness. Ang sinasabi rito ni Joel Beakey is that when we say wisdom as an attribute, we're not just talking about an attribute na pinoposes ng Diyos. We're talking about a wisdom na talagang nagkatawang tao. Siya mismo. Yung glory ng Panginoon na kay Jesucristo. Yung fullness ng glory ng Panginoon na kay Jesucristo. You wanna see how loving God is? Of course, you would want to, kung ikaw ay isang Old Testament Israelite, titingnan mo yung law, yung batas, makikita mo kung gaano ka-holy ang Panginoon. Titingnan mo din how God instituted sacrificial system. So in a way, you would understand na may pagmamahal ang Panginoon kasi meron siyang forgiveness. Pero kung gusto mo makita talaga yung attributes niya as yung full attributes ng Panginoon, full glory ng Panginoon, you wanna see His love, you wanna see His wisdom, si Kristo. Look at Christ. Andoon. Okay? Kaya nga siya bumaba na nagkatawang tao para mas maintindihan natin yung hindi natin maintindihan. Yung wisdom niya, yung love niya, even yung wrath niya, andoon kay Kristo in His person and work. So sabi niya, wisdom exists in a relationship with God of mutual love and joyful cooperation in His greatest works, including the creation of the universe. Wisdom especially delighted in the creation of mankind. How does this beautiful picture we have here of God's only begotten Son help you to know and worship Him? Okay? Sabi rin ni Mark Jones sa kanyang book na Knowing Christ, it's also a good book about Jesus, about Christology, no? About the doctrine of Christ. Okay to. Sabi niya, God the Father has displayed His eternal wisdom by sending His eternal divine Son, who is also appointed and adopted as His messianic Son. Nothing else in all our theology and learning can compare to
to this wondrous truth. Okay? Secondly, na balik tayo dun sa book ni J.A. Packer, he said, isa sa mga prerequisite ng wisdom, we must learn to receive God's word. Okay? Hindi learn to read, learn to receive. Ibig sabihin, tatanggapin natin. May kasamang humility diyan. Sabi sa Psalm 119, verses 98 to 99, it says, your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos ang talagang magpapa-wise sa isang tao. Sabi rin sa Colossians chapter 3 verse 16, ang payo ni Paul sa Church of Colossae, let the word of Christ dwell in you richly. Okay? We must soak ourselves sa scripture, as sinasabi. Okay? Teaching and admonishing one another in all wisdom. So ibig sabihin, hindi nalalayo ang God's wisdom tsaka God's word. Hindi ito separated. Okay? Ibig sabihin, as they dwell, in fact, word of God is word of Christ. Dapat mag-dwell daw tayo doon at tayo daw ay, of course, makakakuha ng wisdom from God. Singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So, as J.I. Packer said, kailangan natin gawin is to soak ourselves in the scriptures. Meron ba ako dyan, Han? Meron ako dyan. Thank you. All right. Sabi rin ni J.A. Packer again, it is to be feared that many today who profess to be Christ's never learn wisdom through failure to attend sufficiently to God's written word. Ibig sabihin niya, kapag hindi tayo nag-engage sa means of grace, and that is the ministry of the word, eh talagang magpe-fail tayo sa wisdom. Parang Romans 12, sinasabi ni Paul, hinahambing niya, kung ikaw daw ay, sabi niya, huwag ka raw mag-conform sa kamunduhan. Ano ang solusyon para hindi ka mag-conform sa mundo, ikaw daw ay dapat mag-conform sa salita ng Diyos. Okay? Para saan? Sabi ni Paul, just so, Romans 12:2, just so, kapag dumating ang trials, dumating ang tribulation sa'yo, alam mo kung ano gagawin mo. Alam mo yung will ng Panginoon, alam yung purpose ng Panginoon kasi conformed ka sa salita ng Diyos. How long is it since you read right through the Bible? Do you spend as much time with the Bible each day as you do even with the newspaper? What fools some of us are. And we remain fools all our lives simply because we will not take the trouble to do what has to be done to receive the wisdom which is God's free gift. Okay? So maganda yung, salamat na. Maganda yung challenge sa atin ni J.I. Packer dito. When was the last time na binuksan natin ang ating mga Biblia? Okay? Usually, minsan nakakalimutan ko, pero minsan ginagawa ko, kapag ako ay nag-visit, nagpa-pastoral visit, nahanap ko yung Bible kung nasaan. Tapos minsan, gaganoon ko siya kung maalikabok. So yun po. Pero kung maalikabok, iniisip ko naman, baka digital. Baka digital ang ginagamit nila. So syempre, benefit of the doubt naman, of course. Okay, sabi din, maglilinis na daw si Glenn bukas. Sabi ni J.I. Packer, ano naman daw yung hindi wisdom? Ano naman? Okay, what wisdom is not? As per Packer, imparting God's wisdom is not the ability to identify the providential work of God and then make decisions out of the situation. Okay? Hindi daw yon ang tunay na wisdom. Okay? Maganda yung illustration ni J.I. Packer sa book. Sinasabi niya, kung ikaw daw ay nandoon sa LRT, syempre hindi yung LRT, pero train, andun ka daw sa nakatingin ka lang daw doon sa tren, kitang-kita mo yung mga galaw, at kung fascinated ka sa mga makina, of course nagandahan ka doon sa mga
sa machinery, yun lang yung nakikita mo. Yung perspective mo. Now, kung ikaw daw ay in-invite sa isang signal box, yung lugar kung saan makikita mo yung overview, yung saan pupunta yung trend, ano yung mga reels niyan, kung saan-saan, at least meron ka ng overview. Nandun ka sa lugar nung tao na may control noong station. Sabi nila, yun daw yung wisdom, yung para ilalagay mo yung sarili mo doon sa, technically, sa pwesto ng Panginoon, para makita mo yung mga iba't ibang pangyayari, no? Para mas makapag-decide ka ng maayos, okay, ito yung nangyari, ito yung gagawin ko. So parang, if you think about it, it's as if parang tama naman. Parang wise naman to do that. Pero sinasabi ni Packer, actually hindi yun ang wisdom of God. Okay? So sabi niya, people feel that if they were really walking close to God so that He could impart wisdom to them freely, then they would, so to speak, find themselves in the signal box. They would discern the real purpose of everything that happened to them. And it would be clear to them every moment how God was making all things work together for good. Okay? So you're acting as if someone, you the one who's in control. Okay? Sabi ni Packer, actually hindi yun ang wisdom of God. He continues, sabi niya, such people spend much time poring over the book of providence, wondering why God should have allowed this or that to take place. So yung isipin mo, teka, bakit inalaw to ng Panginoon? Bakit ito nangyari? So magsispend ka ng a lot of time identifying such things. Whether they should take it as a sign to stop doing one thing and start doing one another. Okay, this doesn't work. Okay, let's do this. Or this works. Okay. So technically, parang pragmatic. Ano yung nangyayari lang, yun yung basihan mo. Okay? Hindi daw yun ang wisdom ng Panginoon, sabi niya. Or what they should deduce from it. If they end up baffled, they put it down to their own lack of spirituality. Ibig sabihin, yung mga libro na akala nila yung tumutulong sa kanila, books about providence, at ganito yung resulta, they think that the wisdom of God is something that na ikaw ay naghahanap ng mga signs. Ano yung kailangan kong gawin? Kasi ito yung nangyari, then this is the thing that I need to do. Sabi ni Packer, actually, kailangan mo maging realistic. Kailangan mo maging realistic, sabi ni J.I. Packer. Okay? In fact, realism is needed. Sabi ni Packer, ano ba yung realism? The attitude or practice of accepting a situation as it is and being prepared to deal with it accordingly. Sabi niya, the effect of divine wisdom is to enable you and me to do just that in the actual situations of everyday life. Ang tendency daw kasi kapag ikaw ay masyado mong iniisip yung mga signs na kailangan gawin, yung sign, may kailangan ba akong hintayin? Hindi ka na magre-rely sa salita ng Diyos, and at the same time, hindi ka na nakatingin sa actual situations ngayon. You need to be realistic as per J.I. Packer. He said, to drive well, you have to keep your eyes skinned to notice exactly what is in front of you. To live wisely, you have to be clear-sighted and realistic. Ruthlessly so, in looking at life as it is. Wisdom will not go with comforting illusions, false sentiment, or the use of rose-colored glasses. Most of us live in a dream world with our heads in the clouds and our feet off the ground. We never see the world and our lives in it as they really are. Okay? So, ibig sabihin, sinasabi ni J.I. Packer dito, alos lahat daw tayo ay namumuhay sa dream world. At hindi natin tinitingnan ang mundo at hindi tayo nagiging realistic, hindi natin ina-apply to current situations ang talagang nangyayari ngayon. And that is, as per J.I. Packer, not wisdom. Sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 12, ito yung Ecclesiastes, maganda yung book na Ecclesiastes kasi sabi nga natin, this is a wisdom book. Pinapakita sa atin dito yung realistic approach ni Solomon sa kamunduhan. Okay? Kailangan yung realism na meron dito sa Ecclesiastes, dapat meron tayo. Yung sinasabi ni J.I. Packer. Ang konteksto ng Ecclesiastes is basically autobiographical ito.
Solomon as the preacher, and he's teaching a young man. So yun, my son, beware of anything beyond these, of making many books there is no end, and much study is a weariness of the flesh. Kasi may tendency daw ang mga tao, to be specific, yung young man sa Ecclesiastes, na ang understanding niya sa wisdom ay yung tipong wisdom na earn base sa knowledge, sa earthly knowledge, worldly knowledge. Pero sabi ni Solomon, acting as a preacher, actually hindi yan yun. Okay? Actually, pag binasa natin Ecclesiastes, ano yung mga makikita natin? Binalik niya sa realidad yung tao. Ito yung sinasabi ni J.A. Packer na kailangan tayong realistic. Binalik ni Solomon, yung young man, sa reality. Kasi baka masyadong superficial ang kanyang understanding of wisdom. Sabi ni Solomon, life's background set by aimlessly recurring cycles nature. Hindi mo ba alam na ito yung buhay? Ang buhay ngayon ay mayroong background set na paulit-ulit. Paulit-ulit siya. Sabi niya, Ecclesiastes chapter 1 verses 4 to 5, a generation goes and a generation comes, but the earth remains forever. The sun rises and the sun goes down and hastens to the place where it rises. Again, ang thesis ni Solomon sa Ecclesiastes ay vanity of vanities. Meaningless yung mga wisdom, meaningless yung ang understanding mo ng wisdom. In fact, be realistic. Ito yung nangyayari sa mundo. Okay? Sabi pa na sa 6 to 7, the wind blows to the south and goes around to the north. Around and around goes the wind. And on its circuits, the wind returns. All streams run to the sea, but the sea is not full to the place where the streams flow. There they flow again. So parang may, yun daw yung background ng buhay. Set aimlessly, recurring cycles in nature. Ano pa? So, pag binasa kasi natin Ecclesiastes, may pagka-pessimist ang dating. Parang sinasabi niya, you seek such kind of wisdom. Actually, ito nangyayari sa mundo para lang maintindihan mo. So, life's shape fixed by times and circumstances over which we have no control. So, para saan pa yan? Yung tinatry mong, yung understanding mo ng wisdom, mali naman, whereas it doesn't give you control of the circumstances that you really have. Wala ka talagang control. Sabi niya, chapter 3 verses 1 to 4, for everything there is a season and a time for every matter under heaven, a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to pluck up what is planted, a time to kill, a time to heal, to break down, to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to seek, and a time to lose. And you see the rest of it. A time for war, and a time for peace. Ibig sabihin, this is a cycle. There will be wars. There will be peace. There's a time to tear, a time to sow, a time to keep silence, a time to speak. You don't really have control over these things. So life's shape fixed by times and circumstances over which we have no control. Sabi niya, this is something also na hindi naman talaga magbe-benefit yung wisdom na understanding mo ngayon, young son. Death coming to everyone sooner or later. Says in chapter 7 verse 15, in my vain life, I have seen everything. So as a mature teacher, sabi ni Solomon, sinasabi niya dun sa younger man, in my vain life, imagine ha, sobrang talino na ni Solomon, sobrang yaman na niya as a king, and he calls his life vain. In my vain life, meaningless in other terminology. Okay? In my vain life, I have seen everything. There is a righteous man who perishes in his righteousness. So there is a righteous man who perishes in his righteousness. Kahit gaano ka righteous yan, mapiperish pa rin yan. And there is a wicked man who prolongs his life in his evil doing. In fact, meron nga mga wicked dyan na hahaba pa yung buhay nila. Okay? Ano pa? Humans die like beasts, good ones like bad, wise ones like fools. Same death happens to all of them. Pare-pareho sila ng kamatayan. Okay?
Yan yung sinasabi sa verses 19 to 20. Ganun din sa chapter 2 verse 14. The wise person has his eyes in his head, but the fool walks in darkness. However, and yet, I perceive that the same event happens to all of them. Pareho silang mamamatay. Okay? What else? Sa sinasabi sa Ecclesiastes, ay, basahin nyo to, napakagandang book nito. Baka di nyo basahin. Baka kasi ma-feel nyo sa sobrang ma-down kayo. Hindi, actually, napakaganda nito. Pag ganun yung book na yan, and then pag ganun. Okay? Basahin nyo yan. So, humans, evil running rampant. Okay? May, ayan, yung kasamaan. So, sabi dito, I saw under the sun that in the place of justice, even there was wickedness. Sa lugar kung saan may sinatawag na hustisya, may wickedness pa rin. Sa lugar na kung saan mayroong righteousness, mayroon pa rin wickedness. Yun yung katotohanan, yun yung realidad. Okay? There is a vanity that takes place on earth, that there are righteous people to whom it happens according to the deeds of the wicked. And there are wicked people to whom it happens according to the deeds of the righteous. I said that this also is vanity. Okay? The wicked prospers at ang mga mabubuti, hindi. Yun daw. Realidad daw yan, sabi sa Ecclesiastes. Kaya nga sabi niya, yung pinaka-premise pa lang, Ecclesiastes chapter 1 verse 2, vanity of vanities. Vanity of vanities. All is vanity. Okay? Or in its Hebrew, ibig sabihin niyan usok. Usok. Parang, kumbaga parang hindi mo mahahawakan, hindi mo kontrolado, nakikita mo pero can't control it, parang meaningless, hindi mo siya magagamit, parang ganoon na ibig niya sabihin. Okay? Meaningless in other translations. Sabi ni J.I. Packer, it is to this pessimistic conclusion. So, sinasabi naman talaga ng mga commentators na medyo may pagka-pessimism ang Ecclesiastes. No, it is to this pessimistic conclusion, says the preacher, Solomon, that optimistic expectations of finding the divine purpose of everything will ultimately lead you. So dinadala ka doon sa realidad ng kamunduhan, ng mundo. Ito talaga mangyayari. And pag nadala ka na Ecclesiastes doon, doon mo makikita na meron, ito sinasabi ni J.I. Packer, optimistic expectations of finding the divine purpose of everything that will, which of course will ultimately lead you. Okay? You will seek all the more for that optimistic, meron ka, magkakaroon ka ng expectations, optimistic ones, no, that there is divine purpose for everything. And as you seek it, sabi sa scripture, you would find life as you seek wisdom. For the world we live in is in fact the sort of place that he has described. The God who rules it hides himself. Rarely does this world look as if a beneficent providence were running it. Rarely does it appear that there is a rational power behind it at all. Often what is worthless survives, while what is valuable perishes. Be realistic, says the preacher. Face these facts. See life as it is. You will have no true wisdom till you do. Okay, so ibig sabihin, of course, hindi mo makikita, so hindi ka ini-invite doon sa signal box para makita mo yung mga yon, and you shouldn't think that way talaga. Okay? Na hindi inherently sinful to think that way. To think, teka, bakit ganito yung ginawa sa akin ng Panginoon? Ano kaya yung sinasabi na sa akin? Usually, yun yung medyo subjective reasoning. Naririnig ko yan sa mga counselings before na ano sinasabi sa'yo ng Panginoon. Nothing inherently sinful doon. No? Pero kung titingnan mo yon, parang yung wisdom na yon ay hindi talaga nanggagaling sa source at sa salita ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon, kung gusto mong maging tama ang iyong mga desisyon, kung mas maging in line or aligned sa puso, sa mind ng Panginoon, sa katitingin, sa salita ng Diyos. And at the same time, be realistic. Ano yung nangyayari ngayon? Tingnan mo yan. Yun yung sinasabi ng ni J.I. Packer na sinasabi daw ng Ecclesiastes sa ating lahat. Okay? Face these facts. See life as it is, you will have no true wisdom
till you do. And he also said, behind this morbid and deadening condition often lies the wounded pride of one who thought he knew all about the ways of God in providence and then was made to learn by bitter and bewildering experience that he didn't. For the truth is that God, in his wisdom, to make and keep us humble and to teach us to walk by faith, has hidden from us almost everything that we should like to know about the providential purposes which he is working out in the churches and in our lives. Pastor, paano to? Hindi pa kami kasal, pero magkasama na kami sa bahay. Ah, okay. O ano ba sinasabi sa iyo ng Panginoon? Mali yun. Anong sinasabi ng Panginoon ngayon? At tingnan mo yung situation ngayon. Sinasabi ng Panginoon, you will be, pwede kang inoopen mo yung sarili sa immorality. Pastor, sobrang nagsastruggle talaga ako sa lust. Saan ka ba pumupunta? Saan mga lugar ka pumupunta? Anong oras ka ba naglalakad doon? Anong sinasabi sa iyo ng Panginoon? Sinasabi ba sa iyo ng Panginoon, huwag kang maglakad dyan? Wala na bang ibang conclusion na madudraw mo from that, na tingin mo na subjectively ay sinasabi sa iyo ng Panginoon? I mean, obvious naman ang objective word. Be realistic. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Look at the situation. Yung kaliwang mata mo, kung posible lang, no? Yung kaliwang mata mo nandun sa situation, tapos eto nandito. Kung posible lang yun, no? Pero yun ang gawin natin. Okay? So God's wisdom is understanding the will of God and by faith, seeing His purposes and obeying His commands. When we say by faith sa salita ng Diyos. At saka, ang totoong wisdom, yun talagang may obedience sa Panginoon Diyos. Okay? Sabi ni J.A. Packer, the conviction that the inscrutable God of providence, inscrutable, parang unexplainable, God of providence is the wise and gracious God of creation and redemption. We can be sure that the God who made this marvelously complex world order and who compassed the great redemption from Egypt and who later compassed the even greater redemption from sin and Satan knows what he's doing and doeth all things well. Even if for the moment he hides his hand, we can trust him and rejoice in him even when we cannot discern his path. Okay? Sa last section ng chapter 10, binibigay din sa atin ni J.A. Packer yung fruit ng wisdom. He says, it is not a sharing in all his knowledge. Ito raw yung fruit of wisdom. Not a sharing in all his knowledge, but a disposition to confess that he is wise and to cleave to him and live for him in the light of his word through thick and thin. Thus, the effect of his gift of wisdom is to make us more humble, more joyful, more godly, more quick-sighted as to his will, more resolute in the doing of it, and less troubled, not less sensitive, but less bewildered than we were at the dark and painful things of which our life in this fallen world is full. Okay, so dapat ang totoong wisdom ng Panginoon mayroong epekto sa ating buhay. If this does not make us more humble, if this does not make us more joyful and more godly, or if this does not make us hate our sin, I mean, being granted the wisdom of God does not mean that you will become sinless. It just means that you have been granted the wisdom of the sinless Christ. Of course, not full, kasi hindi ka Diyos, pero you have granted such wisdom. And so, if walang ganong change sa atin, sa lang solusyon dyan. Tayo ay magpaka-humble, tumalikod tayo sa kasalanan natin, tanggapin natin na hindi tayo agad tayo wise. Hindi ka wise. Hindi rin ako wise. Ang wise ay ang Panginoon. Okay? At nakukommunicate niya yung true wisdom na yon
kapag tayo ay may reverence sa Kanya at tayo ay tinatanggap natin ang salita ng Diyos. Napakarami ng mga apostate thinking that they know everything. They're good in arguments, so good in even in theology. And then they said that they were previously Christians. Tapos gagawa pa ng mga, minsan mga YouTube videos para ipakita yung kanilang kagalingan. At nire-rebut nila yung dati nilang relihiyon. And then saying that God was never there for them. Well, in fact, sila yung never there sa Diyos to begin with. Yes, marahil alam nila yung technicalities, yung mga terminology about God, about theology. Pero kung walang humbled heart, hindi binago ng Panginoon ang puso, at the end of the day, the Bible calls that person foolish. At marahil, mas magaling pa sa ating lahat. Sa what? Sa mga words, apologetics, or kung anumang theology. Marahil, no? Mas may alam siya at nag-aral. Pero sa mata ng Panginoon, foolishness. It's not really wisdom. Okay? So point is, God's wisdom is knowing Christ as He is taught in the Word. Hindi lang yun. Kasi sabi, fear God and obey His commandments. No? So, in living a Christ-like life here on earth as enabled by His Spirit. Yan talaga ang tunay na karunungan. Yan talaga. Okay? So as a conclusion, the wisdom of God helps us to be separated from the foolishness of the world. Therefore, God's wisdom must be continuously sought by all Christians through His Word. How do we do that? Be engaged sa means of grace ng Panginoon. At mapapansin mo how the Spirit's work in your life is, kapag mapapansin mo, mas nag-grow ang hatred mo sa kasalanan, mas nagiging wise ka. No? Mas nagiging wise ka at hindi ka nako-conform sa foolishness ng kamunduhan. Yun yung mga marirealize mo. All the more na nag-engage ka sa salita ng Diyos. Dalasan mo pa. Yung word dito na ni Paul, na sinabi na sa Colossians, let the word of Christ dwell with you richly. He's talking about their soaking. Kumbaga parang dagat to, pakalunod ka doon. Yung ibig niya sabihin dito. Kung maaari, yung tipong lunod na lunod ka. Ganun ang gawin mo sa salita ng Diyos. Yung tipong hindi ka makakainga kapag wala yun. Yung hindi lalagpas yung buong araw na hindi mo tinitake yung wisdom ng Panginoon. And then, makikita mo na lang how the wisdom of God talagang flourishes in your life, talagang how it affects you in a way na nag-iiba yung how you communicate with brethren, mas nag-grow yung desire mo to be in fellowship with the saints, to all the more, magdi-desire ka lalo na all the more na talagang gustong-gusto mo tanggapin lalo, at mas lalo kang maiinis sa kasalanan mo, at mas lalo kang magsisisi sa kasalanan mo. Yun yung totoong wisdom. Okay? Hindi yung earthly wisdom na sinasabi ni Tucker. Sige, may questions ba kayo? Medyo matabang, ano? 30%? Hindi pala medyo. Sabag. May tanong ba? Ang next topic is Thy Word is Truth. So yung mga next na topic natin sa knowing God, what I usually do kasi is, so binabasa ko to and ini-encourage ko naman kayo basahin din, pero ginagawa ko kasi meron ako mga dinadagdag pa. So specifically sa chapter 11, medyo may mga, meron akong mga mas idadagdag pa na additional. So ang gusto ko kasing pag-aaral nito is systematic yung pag-aaral. So para tayo nag-aaral ng systematic theology, ganun yung gusto ko mangyari. So God willing ay mag-benefit tayo. Questions po ba? Okay, sige.